sa mga panalo yun, for today's vlog, magkakabit tayo ng acrylic dito sa ating motor. So, para ito, makulira natin itong shock na to para hindi siya magkaroon ng mga putik, ano? So, ito yung nga pala yung acrylic na ito. May kasama na siyang dalawang tornilyo ito. Ano? Kasi hindi ko gagamitin yan kasi kinakalawang yan, di ba? Local. So, ito gagamitin natin yan sa laginto, sa lagubang CR5-painting nyo. So, first, ang gagawin nyo dito is magmamarking kayo. So, itatapat nyo muna yan. So, pag nakita nyo, pantay na pantay siya. Mamarkahan, tutusokan nyo lang dito ng maliit na pagtusok yan, saka dito. So, maiwan yung bakat to, tulad nito. Yan. So, nagkameran ng marker yan. Bali, pwede rin yung bolts na kasama ito, yan. So, pwede nyo itong, ay, dito. So, ito yung, ano, bolts na kasama. Pwede nyo itong gamitin. Pagmarka. So, pag naitapat nyo na, tapos sinipat nyo dito sa likod, pantay naman. Tusukin nyo lang itong bolts na kasama. Ito, yan, ano. So, pag pinapat nyo, yan. Tapos may bakat na siya, di ba? So, pag may bakat na, padaanan nyo lang ito. So, pag maluwag na siyang ganyan, okay, may marka na yan, ano? Ito. So, gulat nito, may marka na yan. So, pwede natin palusutan ng tornilyo yan. Ito lang. Tatanong dyan, sinayang kasi butas, ganun talaga. Kesa naman masira yung shock natin. Ano? So ito, lumusot na yung kanyang GR5. So babakatan nyo yung natin kabila. Mas maganda dito kung tanggal yung gulong. Pero kung hindi naman tanggal yung gulong, wala rin naman problema, kayang-kaya din. Lugdog na naman. Ito. Magsabi naman dyan, oh, sayang, binutas. Okay lang yan, ganun talaga. Para natin kukubiran yung shock natin. Kailangan kundi natin buputasin yan. So, alisin na natin. Pwede na yan. So, ito nga pala yung ating acrylic, mga panalo. Sa tawag dito, acrylic cover siya. Ano? So, cover siya ng mga monoshock. Tinanggal ko na yung plastic niya. Ay, yung pinakapapel. So, sa mga hingin ng link sa Facebook, message nyo lang ako para ano, ma-send natin sa inyo para makabili din kayo. So, yan. So, maganda dito, kita pa rin yung ating monoshock. So, purpose natin dito is para matakloban natin yung ating monoshock at para hindi magdumi. Ayan, ayan na, nakakabit na. So, tama-tama lang yung haba niya. Ano. So, pigitin na natin. Ayan, so, kabila. Tsagaan lang talaga pagpihit, mga panalo. So at least, di magdudumi yung ating monoshock. So yun yung purpose natin. Para hindi din mga lawang ang ating salty lee. Pakunti na lang sa idol ni JJ. Yan. Pakunti na lang mga panalo. So as usual sa kabila, ganun yung gagawin mo. Okay? Halit naman tayo. Ay, tanggal yung ano. Ah, medyo masikip. Medyo maliit yung butas ng acrylic. Kaya ganito. Okay lang yan, kaya natin yan.
Ayan, dumabaw na yung ating GR5. So, pang-fairings bolt yan, ano? So, ibang klase lang yung pang-class. Medyo mahirap lang siya kalagay. Check na natin yung tangke kung hindi lalag pa. Di naman abot sa tangke yan. Medyo mahirap siya ilagay kasi nasa ilalim na nakatago. Tingin na lang naman pihit. Tsaga-tsaga lang. Nila mga panalo at tapos na hindi lang alay na ako bumanap na yung grinder na yun. So yun, tapos na ating install at yun na yung tsura nya. So hindi naman titilapsikan yung ating shock. So yun na mga panalo, na ikabit na rin natin at may cover na yung ating monoshock. Dumating na rin pala yung ating temporary plate. Ayan. So may ano na rin to, may papers na rin, lumabas na yung papers niya. So maganda dito is yan, pwede natin gamitin kahit nag-uulan. I-cover na yung kanyang monoshock, ano. So yun mga panalo, tapos natin install. Ayan, shoutout kayo pa rin JJ. Natok pa, ligo ka lang. Ayan. Yan ang itsura ng ating sniper 155 after 16 days. So yun, 16 days na siya ngayon. Ito, marami na rin tayong nailagay. Yan. So, at dito natin muna tatapusin yung ating vlog for today. Thank you.